Praise God. Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Lahat po nang naririyan na. Binabati ko po kayo ng magandang gabi at welcome po kayo sa ating pong Bible study. Hallelujah. So, hindi na ako nag-background music pagkat minsan or madalas nakaka-copyrighted tayo. Gusto ko sana kumanta kaso baka... Baka mag-out kayo lahat mga kapatid pag kumanta po ako. So anyway, ganun pa man, while we are waiting, tayo po ay mag-ready lamang ng ating mga sarili, ng ating pong mga puso. So magandang gabi, Brother Sandy. Praise God. Sister Monica, good evening. At sa lahat ng mga kapatira na naririyan na, magandang gabi po sa ating lahat. So, last week, medyo na-interrupt po yung atin pong lesson na tinatalakay because of technical problem. Kaya minarapat ko na lang na hindi na mag-background music. Baka isa sa dahilan yun. Kaya medyo, nag-interrupt na si Facebook sa aking live. Sapagat maraming beses na po ako na, na copyrighted. Kahit na instrumental na lang, talaga napakahigpit ni Facebook. So, magandang gabi rin po, Brother Edgar, Sister Mary Jane. Magandang gabi. In a few minutes, we will start our Bible study. Paki-comment lamang po kung naririnig niyo po ako ng malinaw. So, si Pastor Paul yata ay sisilip lang sapagkat siya po ay nasa Bible study. Sa youth service pala, I mean. Sa youth service sa Tondo, siya po nakasign magturo sa mga kabataan. So, gayon pa man, mga kapatid, patuloy lang po ang ating Bible study. Salamat sa Panginoon sa pribilehyo na ibinigay sa atin na makapagbahagi ng Word of God. And also, I thank Pastor Paul for this privilege, opportunity. I don't take it lightly, mga kapatid. At sangkarangalan po na makapag-minister sa inyo ng Word of God. So, talagang namimiss na po natin, Pilipinas. So, last year, medyo nakauwi pa tayo ng General Conference, but this time, hindi tayo nakauwi because of pandemic. And I'm praying na maging mabuti at maayos na ang lahat para tayo po ay makatravel ng muli. Hallelujah, praise God. Gayunpaman, mga kapatid, salamat sapagkat kahit merong crisis, merong pandemic, ang gawain ng Panginoon po ay nagpapatuloy. So, kaya manatili lamang tayo sa Panginoon. Sapagkat ang atin pong security, ang atin pong safety ay nasa kalooban ng Diyos. Praise God. Binisita tayo ni Pastor Joel Lim. Magandang gabi, Pastor Joel Lim. Magandang gabi rin po, Nanay Bien. So, namimiss ko na talaga yung mga kapatiran dyan sa Malabon. Hoping and I praying na this Vermont, tayo po ay makadalaw po dyan sa Malabon. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. So let's just wait for a few more minutes. Hallelujah. Praise God. So again, hindi ko na po minarapat na mag-background music sapagkat lagi po tayo nakaka-copyrighted. Hallelujah. Hindi ako marunong maglagay ng infringement. At gusto ko sana kumanta eh. Kaya lang, wag na lang daw, sabi ni Pastor Paul. Wala naman sinabi si Pastor Paul. So baka din na tayo pagturin ni Pastor Paul pag kumanta tayo. Salamat sa feedback, Sister Mary Jane. Hallelujah. Praise God. So, hintayin na natin yung ibang kapatiran. Meron pa tayong at least 2 minutes to wait for them. At yung iba siguro, ay kung di man makapanood ng live, they will watch it by a replay. At kung na-miss po natin yung lesson natin last time, yung about sa part 1 ng atin pong series about the book of Acts, I will build my church. Again, we are on our series of study about the book of Acts. With the team, I will build my church. At supposedly last week, yung ating pong part 2. So because of technical problem, na-stop po. I tried na mag-relive, pero talagang ayaw po mga kapatid ni Facebook. Napaka-selan. Siguro sabi ko kay Pastor Paul, baka sa infringement or copyrighted yung sounds natin kahit na instrumental na lang yun mga kapatid. At ganun pa man, salamat sa Panginoon at tayo po ay nagpapatuloy
na magbigay ng time sa ating Bible study. Siguro sa di pagtatagal, hallelujah, tayo po ay magpasimula na sa ating Bible study. Yung iba siguro ay habol na lang. Salamat, Pastor Joe. Mana lang sa iyo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. So, dalawang church, ang asawa nila ay manganganak. Tingnan natin kapag nanganak po yung mga yan, mga kapatid. Malamang mapapadala sa pagturo natin siguro. So, gayunpaman, isang kagalakan po natin ang mag-share ng Word of God. Diyan po tayo tinawag ng Panginoon. So, palitin ko na ito, ha? Ah. Hindi kang maumay sa mukha ko, mga kapatid. Yan. So, let us pray. Tayo po ay manalangin sa ating pong pagpapasimula sa Bible study. Again, magandang gabi po sa lahat at binabati ko po kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And I thank Pastor Paul for this wonderful privilege na makapag-share ng Word of God. And let us open this Bible study in a word of prayer. Hallelujah, praise God. May I request na lahat po tayo ay samahan ako ng manalangin sa inyong mga lugar, sa inyong kinaroroonan, sa inyong mga private room, o di kaya saan man kayo naroroon. Hallelujah, if you can close your eyes and bow your head, or if you can kneel down, if you can raise your hands, if you can open your mouth, hallelujah, and say praise and say worship to God, mga kapatid, you are free to do so. Hallelujah. Bagamat, I always say this, we are not physically together, but spiritually, I believe we are in the presence of God, and two or three gathered together in His name, He is in the midst of them. Hallelujah. That's the God that we serve. Hindi po siya bound ng time, hindi po siya bound ng distance. Hallelujah. Praise God. He dwells in eternity. Hallelujah. Kung meron tayong willing heart, we can still feel the presence of God. Hallelujah. This Bible study is, it means nothing kundi po natin maramdaman ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Because it is the presence of God that makes the difference. Hallelujah. How I wish meron ako magandang boses to lead us in worship. But I believe, mga kapatid, still we can open our mouth and worship God. Praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos, ngayon pong gabing ito, pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila, niluluwalhati. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa araw-araw, sa aming mga buhay, Panginoon, O God. Dalangin namin palagi, Lord Jesus, na patuloy mo kami bigyan ng malusog, malakas na pangangatawan. Ilayo sa anumang uri ng sakit, ng karamdaman. Ilayo mo kami sa virus, Panginoon, O God. Lusawin mo na, wasakin mo ng virus, Panginoon, O God, upang maging normal na ang lahat, Lord, O God. Hallelujah. Magkaroon na uli kami ng normal Sunday service, normal regular Bible studies, Lord, O God, wherein we can be together, Lord Jesus, O God, at sama-sama ka namin pupurihin, sasabihin. Ngayon pa man, Panginoon, we thank you for this technology na nagagamit namin, na-utilize namin, Lord, O God, para mapag-aralan namin ang iyong mga salita, sapagkat ang salita mo ay pagkain ng aming mga kaluluwa, Lord, O God. We thank you, Lord Jesus, at through this online Bible study, I pray na mag-reach out ka sa bawat puso ng bawat isa. Kausapin mo, Panginoon, O God, ang bawat isa, especially ang aming mga kaibigan, kapamilya, Lord, O God, mga katrabaho, Lord, classmates na naririto, Panginoon, O God, in this group page. I pray, Lord Jesus, reach out to them, O God. Use this Bible study na marami nang naipangaral, na ituro, Lord, O God. Ang ilan ay series, O God, ang iba ay series about salvation. I pray, Lord, O God, na your word will not return void, Lord, O God. It will accomplish its purpose, Lord, O God, na magtas ka ng maraming kaluluwa. And Lord, O God, in this Bible study, Lord Jesus, open our hearts, sanctify us, Lord, O God, cleanse us, purify us, Lord, O God. If you see any wicked way in us, Lord Jesus, forgive us, Lord, hallelujah. Purge us, Lord, O God, with thy hyssop. Lord, i-bless mo ang Bible study ito, anumang adlang sa gabal gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. Amin po minawasak, sinasaway. Sa pangalan ni Jesus, bigyan mo kami ng undivided attention, ng focus na makinig ng iyong mga salita. Anoint my lips. Anoint your servant, Lord, O God. Hallelujah. Gawin mo akong channel of your message, of your anointing, Lord, O God. Let it flow, Panginoon, O God, through your word. Lord Jesus, ganoon din ang bawat pakinig ng bawat isa, langisan mo, Panginoon, O God. And Lord Jesus, give us knowledge and wisdom so that we can understand your word, Lord Jesus. And Lord, we offer, we dedicate this Bible study. Ano mang pangangailangan ng iyong mga anak, abutin mo, katagpuin mo sa mga oras na ito. Lord, we love you, we praise you, we glorify your name, we dedicate this Bible study in your most precious name. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Praise God, mga kapatid. So last week, we talked about the book of Acts. I will build my church, part 1.
And nagkaroon po tayo ng introduction about this study. Para mas maunawaan po natin ang Book of Acts, we need to go to the Book of the Gospels wherein mapapatid makikita natin doon sa Book of Gospels na itong church na ito, ito po ay pinangako ng Panginoon na kanyang itatayo. At ito po ay mismong pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya I will build my church. So ang pinaka-foundation ng church na itatayo, according po dyan sa Matthew chapter 16, verse 18 to 19, sabi dyan, "And I say also unto thee that thou art Peter. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." So take note, many misinterpreted this verse, mga kapatid, and they interpreted it this way, na yung iglesia na itatayo, ito po ay itatayo kay Peter, manggagaling kay Peter. Kaya meron tayong malaking simbahan na kilalang kilala natin. They believe that Peter was the first pope. Pero kung titingnan natin, si Peter hindi po siya lumabas ng Jerusalem, hindi siya umalis ng Israel, hindi siya pumunta ng Roma. Si Pablo po ang pumunta ng Roma. So yung I will build my church po dito upon this rock, yung this rock dito, that is referring dun po sa confession ni Peter of who Jesus is. When Peter says, "Thou art the Christ, the Son of the living God," Peter means to say that he is the Messias. Siya po yung tagapagligtas. Siya yung nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Dahil in the concept, in the mindset of the Jewish people, mga kapatid, walang ibang tagapagligtas maliban kay Jehovah. Sapagkat they are well-versed, well-learned in the scripture na itong si Jehovah nagsalita na siya ang nag-iisang Diyos, maliban sa kanya, walang Diyos sa kanyang kaliwa, sa kanan, sa likuran, sa unan, ni walang Diyos na inanyuan bago siya, mga kapatid. Siya ang Diyos na mag-isa, siya ang Diyos na mag-isa na tagapagligtas, maliban sa kanya, wala na. Kaya nung sinabi ni Peter, "Thou art the Christ, the Son of the living God," that is the very foundation noong church na itatayo. It is built upon our Lord Jesus Christ. That's why last week, kinalaki natin Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Siya yung pundasyon na panulukan, mga kapatid. Kumbaga sa building, doon sa gusali, ito po ay merong four walls. Meron po itong four walls, mga kapatid. At yung bawat kanto po niya, bawat corner niya, nandiyan dyan po yung pinakamatibay, madatag na pundasyon. Na without that foundation, hindi po tatayo ang gusali. Ibig sabihin, anumang bagay na itatayo natin outside sa understanding, knowledge of who Jesus is, about the one true God and this one God who came in flesh, mga kapatid, anumang itatayo natin, ay yan po ay hindi magiging sustainable, hindi po yan magiging matibay. Kaya sabi dyan, mga kapatid, "The gates of hell shall not prevail against it, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven." Doon po magpapasimula yung salvation, yung kaligtasan. That's why sabi ng Panginoon kay Peter, "Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng karay ng langit." When you say mga susi, it doesn't pertain sa literal key. Na gaya nga nasabi ko last week na sa mga palabas, pinoportray si Peter parang receptionist. Doon po sa langit, mga kapatid, merong katabing manok. Kapag merong dumarating po doon na namamatay, ay si Peter yung umaharap. No church. Ang unang haharap sa atin, walang iba kung hindi ang Panginoon mismo upang tayo po ay hatulan. Yan ang sabi ng Bible. Lahat tayo haharap in the judgment seat of Christ. Yung mga mananampalataya at yung mga hindi naglingkod sa Panginoon, haharap in the white throne judgment. Pero that is another topic. Ang point ko lamang dito, yung keys of the kingdom of heaven, it means yung pamamaraan, mga kapatid. Yung pamamaraan. It is the key for us to be part of this church na itatayo ng Panginoon. Church, no one owns the church. Hallelujah. If people will say, "Oh, umanib kayo dito sa aming iglesia, maliligtas kayo sa aming church." No. Ang church mismo, it is the deity. It is the knowledge of who Jesus is. It is built upon Him, mga kapatid. That's why yung gospel, it is all about Him. The death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. And then later on, tatalakayin po natin yan. So, sabi dyan, "Whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven." You see the authority, mga kapatid, na binigay kay Peter. "And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loose in heaven." Now, if Peter was given the keys, kung binigay kay Pedro yung susi ng kare ng langit, mga kapatid, then we need to obey what he says.
kinakailangan natin sundin kung ano po yung sinabi ni Pedro. Gawin natin kung ano yung ipinangaral nila, kung ano yung ginawa nila doon po sa Book of Acts. Sabi ng Hebrews 2:3, how shall we escape if we will neglect so great salvation which at first began to be spoken by the Lord Jesus Christ himself, ang Panginoon, ang origin, ang author of salvation. At yung mga nakapakinig, nakatanggap nito buhat sa ating Panginoong Jesucristo, yung first hand, yung kagaya nung diniscuss natin last week, yung 120 disciples and yung 12 apostles, including Mary, the mother of Jesus, James, Jude, the half-brother of our Lord Jesus Christ, yung all in all 120 disciples, yung, sila po yung first hand na tumanggap nito pong habilin na ipangaral yung ebanghelyo sa lahat ng kinapan. Kung ano yung ginawa nila sa Book of Acts, mga kapatid, yun din yung ating gagawin. Other than that, hindi tayo pwedeng gumawa ng ating sariling aral, ng sariling turo. We must obey, we must follow what they did in the Book of Acts dahil nandoon po yung susi if we want to be a part of the church. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, yung blueprint, but it is already in the mind of our Lord Jesus Christ. It is already prophesied mula pa sa Old Testament. At nung mismo ang ating Panginoong Jesucristo, siya mismo sinabi niya, I will build my church. At yung church na itatayo natin, it is according doon sa gusto, sa plano ng Panginoon. Kumbaga nga, siya yung greatest architect. You know what? Ang isang gusali, ang isang building, bago po maitayo yan, mga kapatid, it is already finished. Tapos na po yan sa isipan ng architect. Hallelujah. And the good news is, alam niyo po ba mga kapatid, the church is the only thing that cannot be shaken. Ito yung bukod tanging bagay na kailanman hindi mauuga, mga kapatid. We as an individual, as individual saints, believers, tayo pong member ng local assemblies, maaaring minsan magkaroon tayo ng problema, nanghihina po tayo, not all the times, tayo po ay malakas, mga kapatid, but I tell you, but the church is as solid as the rock of Revelation. Kaya nga mga kapatid, kung iwalay tayo dyan sa church, sa iglesia, tayo po ay madaling mabuwal. Mga kapatid, madali tayong matangay. So, tayo po ay nagiging matibay matatag because we belong to the church. Because the church is as solid as the rock of Revelation it is built upon. Yung rock of Revelation yan of who Jesus is. Kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. You know what? The earth is to be shaken. Isaiah 2:19-21. Mga kapatid. We know that. Nakakaroon ng maraming mga earthquake sa iba't ibang panig ng mundo. Lately, mga kapatid, nagkaroon ng lindol sa Japan. At dito sa Pilipinas, napakaraming mga lindol. The earth is to be shaken. At ngayon, mga kapatid, buong mundo, globally, we were shaken by this pandemic. Na di natin alam, merong mastermind behind this. They want to control, mga kapatid. Meron po yan sa likuran niya. Kaya di nyo napapansin yung pattern. O okay, bubuti. Makakalabas tayo ng paunti-unti with protocols. Di ba? Ang daming protocols. Pagkatapos, mga kapatid, bilang papaluboy na naman bilang lockdown ulit. So ngayon, parang nagpo-propose sa Manila na i-lockdown. Buti na lang, ginawang yung mga barangay lang ng Manila. So we don't know, mga kapatid. Merong sa likod niyan. The earth is to be shaken. But as a church, we will not be shaken kahit merong pandemic, kahit merong coronavirus. Hindi mapapigilan ang iglesia ng Panginoon. Hallelujah. The gates of hell shall not prevail against it. The nation of Israel is to be shaken. Isang araw ang bansang Israel, papalibutan po yan. Gegerahin po yan. At matatalo po yan. The good thing ang Panginoon, isasaklolo. You see, the heavens and the nations are to be shaken. Haggai 2:6-7. Just take down of the verses, mga kapatid, na nakalagay. Everything that can be shaken will be shaken. Lahat ng bagay na mauuga, uugay ng Panginoon. Even yung ating mga faith, yung ating pananampalataya, uugayin po ito. Sabi ng Bible, even the very elect, madadaya pa in the last days. Kaya huwag tayong maging relax, kampante. Sa ating pananampalataya, maging matibay tayo sa pagkapit natin sa ating Panginoong Jesucristo. Siya yung solid foundation. Siya yung rock of our foundation. Siya yung sure foundation, mga batid. Hallelujah. Praise God. I remember yung illustration ni Pastor Joel Ayuda
If I remember it right, tinuro niya to sa youth service. Long time ago in Tondo, mga kapatid. Sabi niya, tayo para tayo mga pako. At ang Panginoong Jesucristo, siya yung magnet. Na kapag dinikit yung magnet na yun, sasama yung mga pako. Pero isang araw, yung magnet na yun, ugayin. Alam niyo po ba kung sino lang yung mananatili doon sa magnet, mga kapatid? Yun lamang yung mga nakakapit doon sa kapwa magnet. Pero yung mga hindi nakakapit doon sa magnet, mga kapatid, nakakapit lamang sila doon sa kapwa pako, yun po ay malalaglag. Kaya make sure saan tayo nakakapit, mga kapatid. Hallelujah. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon sa relihiyon, sa fellowship. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon dahil kay Pastor Paul, dahil kay Pastor Jeremiah, o kaya kung sino-sino mang Poncio Pilato, mga kapatid. Ang ating foundation, ang ating Panginoong Jesucristo. Si Peter, ang sabi niya, Thou art the Christ, the Son of the living God. Ang sabi ng Panginoon kay Peter, flesh and blood had not revealed it to thee. Hindi ito pinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ito pinahayag sa iyo ng amang nasa langit. We need to have a revelation of who Jesus is. Nandiyan dyan ang sustenance ng ating pananampalataya, mga kapatid. Nandiyan ang foundation ng ating pananampalataya. Church, the church cannot be shaken. The gates of hell cannot prevail against it. Why? Because Jesus is building His church. Ang Panginoong Jesus ang nagtayo ng kanyang iglesia, mga kapatid. Hallelujah. No one owns the church again, but our Lord Jesus Christ. So in Acts chapter 1, punta na tayo sa book of Acts. Acts chapter 1 verse 9 to 11. Hallelujah. Sabi mo dyan, and when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up. Ito po yung sa previous verses, sabi ng Panginoon sa kanila, huwag mo nang alis ng Jerusalem. Tinalakay natin to last 2 weeks ago. Huwag mo na silang lalabas ng Jerusalem. Huwag mo na silang alis. Antayin nila yung pangako ng banal na Espiritu. Na sa verse 8, yun po yung magiging kapangyarihan nila. Hallelujah. You shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. So, it is very vital, mga kapatid, to be a part of the church na yung complete plan of salvation mangyari sa atin. I believe they repented of their sins. They were baptized already in the name of Jesus Christ. And they are just waiting for the promise of the Holy Ghost. At sabi ng Panginoon sa Acts 1, 9 to 11, and when he had spoken these things, abang sinasalita niya yan, siya po ay pinagmamasdan ng mga alagad, abang siya ay kinukuha sa taas ng ulap, mga kapatid, at nakatingin sila sa langit, meron pong nagpakita sa kanila na dalawang lalaki na nakaputing aparel. Ito pong two men na ito, ito po ay angel in theophany. Ang mga angels, pwede po sila mag-theophany as men, mga kapatid. Or hindi siguro tamang term pala yung theophany. I mean, mag-manifest as men. Ang theo pala means God. Yung two men na ito, ito po ay manifestation ng anghel bilang mga lalaki. Kaya, kung mapapansin natin, laging meron dalawang kasama ang Diyos every time na merong event na nag-occur. Mga important event in the Bible. Like for an instance, mga kapatid, sa time ni Abraham, ginagamit po ito ng ilang mga Trinitarians to support their teachings, their doctrines, na nung merong bumisita kay Abraham, merong tatlong lalaki, mga kapatid. Sabi nila, yun po ay Trinity. Pero kung titingnan natin yung buong context ng pagbisita, mga kapatid, kinausap ng Panginoon si Abraham, yung dalawang lalaki ay nandun lang, tahimik, at sinabi ni ng Panginoon yung plano niya about Sodom and Gomorrah na gugunawin. Nag-intercede si Abraham, Lord, kung may 50, gunawin mo pa, hindi. 40, hindi. Hanggang sa 10, walang nakitang matuwid. Gugunawin na ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon doon sa dalawang kasama niyang lalaki, mga kapatid, ang Diyos dito nag-theophany. At meron siyang dalawang anghel na nag-manifest na tao din. Sabi niya doon sa dalawang lalaki, pumunta kayo doon, Sodom and Gomorrah, ilabas niyo si Lot. At doon sa Sodom and Gomorrah, nakita natin, mga kapatid, yung dalawang lalaki na yun, anghel po pala. At nung si Jesus Christ nag-resurrect from the grave, yung doon sa empty tomb, mga kapatid, in-establish ko lang yung doctrine, yung aral, yung turo, mga kapatid, para hindi tayo mamislead. Na itong dalawang lalaki na ito, ito rin yung nakitang anghel ni nung Tres Marias, kung tawagin, mga kapatid, na nakaupo doon sa paanan at sa uluan ng ating Panginoong Jesus. So you could imagine, nakarating ang Panginoon, empty na yung higaan, mga kapatid. Yung isang anghel nakaupo dito, yung isang anghel nakaupo rin dito, mga kapatid. Ito yung nagsalita sa kanila, bakit inahanap nyo ang buhay sa mga patay?
si Jesus na buhay galing sa mga patay. Yun ang gustong sabihin ng mga anghel. Mga kapatid, ito rin po ay parang picture ng mercy seat. Doon sa mercy seat, mga kapatid, ito po ay tinatabunan ng dalawang anghel, ng pakpak ng dalawang anghel, mga kapatid, yung mercy seat. Kumbaga, ito po yung mercy seat, tinatabunan ng pakpak ng dalawang anghel. Ngayon, dito rin po, mga kapatid, yung two men na nagpakita po dyan sa kanila, ito rin. Probably, yung nakita nila doon sa empty grave, at ito rin yung kasama. Di natin alam kung sino itong dalawang anghel, silent ng Bible, but we could say itong dalawang lalaki na ito, mga kapatid, ito po ay mga anghel. Kaya pagka nakaka-encounter kayo ng ganyan sa Bible, mga kapatid, it doesn't support the doctrine of Trinity. Wherein, yung word, the Trinity itself, it doesn't found in the scripture, in the Bible. Ni yung concept, ni yung idea, mga kapatid. So itong two men na ito, nagsalita, sabi ganoon, bakit kayo nakatingala sa langit? Take note this word. This same Jesus. This same Jesus. Parehong Jesus na kinuha sa inyo ay parehong rin Jesus na babalik sa ganun ding kaparaanan. Galing sa langit. Galing sa alapahap. Ibig sabihin, mga kapatid, this is referring sa second coming. Kung paano si Jesus Christ unti-unting umakyat sa langit, nakikita ng mga alagad, mga kapatid, visible, nakikita ng mga alagad. Take note, visible. Diba, unti-unti ang nilalamon ng ulap, namamanga sila. In the same manner, bababa, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus Christ. Ibig sabihin, in the rapture, there's no such thing as silent coming, yung parang bigla na lang mawawala yung mga tao. Hindi rin ito sinusupport ng scripture, mga kapatid. Doon po sa 1 Corinthians, sabi doon, there will be a sound of a trumpet. Wala pong silent coming. There will, doon sa may 2 Thessalonians, ay 2 Thessalonians, mga kapatid, sabi doon, meron pong voice of an archangel. There's no such thing as silence coming. At sabi doon sa pagbaba ng Panginoon, every eye shall see Him. Marami mga talata. Ibig sabihin, the same Jesus, ito ang point na gusto ko i-point out na po. Walang ibang Jesus na darating, kung hindi yung Jesus na parito. Siya yung babalik. Kaya kung meron nagsasabi sa inyo na yung Jesus na andun doon na sa Davao, o kaya siya na yung Kristo, mga kapatid, o kaya si Jesus, naririto na, huwag tayong maniwala. Basahin niyo yung Matthew chapter 24. Mga kapatid, kung may magsasabi, Lo, Christ is here. Sabi ko, huwag kayong maniniwala. Bakit mga kapatid? Makikita siya ng naked eye ng tao. Lahat ng tao, every eye shall see. Even yung tumusok sa tagiliran ng ating Panginoong Jesus Kristo. Now, here is the point. If Jesus hadn't ascended, mga kapatid, we would not have the Holy Ghost. Kung hindi umakyat muli ang ating Panginoong Jesus Kristo, hindi bababa ang banal na Espiritu. Bakit kaya necessity na ang ating Panginoon? Tingnan nyo ang logic. Bakit kaya necessity, it is of necessity na ang ating Panginoong Jesus Kristo ay mag-ascend sa langit, mga kapatid? Because kung di siya mag-ascend sa langit, yung banal na Espiritu hindi po bababa. Anong point? Bakit kaya, mga kapatid? Sapagkat in flesh, ang ating Panginoong Jesus Kristo as flesh, He is only in one place at one time. Siya po ay restrained ng human limitation. Hindi siya omnipresent as flesh sa kanyang role as Son of God, mga kapatid. Pero bilang Holy Ghost baptizer, He can fill anyone. Mga kapatid, kasabi ng Panginoon, 2 or 3 gather together in My name, I am in the midst of them. Nasa gitna siya, mga kapatid. At hindi lamang siya kasa gitna sa atin, siya sa atin siya. Christ in you, sabi dyan, mga kapatid. Kaya, sabi ng John 16:7, Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. Kinakailangan na umakit ako. Alis ako. Kasi mga kapatid, alam mo yung pinakamahirap sa lahat? Alam niyo mga kapatid kung ano? Yung magpaalam. Yung magpaalam. Sa part ng alis, lalo na sa part ng maiiwan. Mga kapatid. Kaya nung malas ako, maraming nalungkot eh. Mga kapatid, yung iba siguro, masaya din, joke lamang. So, nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. Malungkot na yung mga alagad dito. Pero ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, kung hindi ako aalis, hindi bababa yung comforter sa inyo. But if I depart, I will send Him to you. Sabi ng iba, kita mo na, I will send. Lagi nilang ginagamit, kung may nagsugo, merong sinugo. Pero tingnan nyo mga kapatid sa John 14:26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in My name.
sa pangalan din ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Ang dinidifferentiate kasi rito, mga kapatid, yung office na ginagampanan ng Diyos bilang Diyos. When we say Father, mga kapatid, we mean the one true God. Hallelujah. Who created everything. Pero when God came in flesh, mga kapatid, tinawag siyang Son of God. At nung si Jesus Christ ay umakyat sa langit, at pinangako niya na ipapadala niya ang banal na espiritu, ibubuhos niya, mga kapatid, tinawag po yun na Comforter or Holy Ghost. Kaya sa mga next verses, mga kapatid, sa verse 18, tingnan nyo, sa verse 18, ang sabi diyan, I will not leave you comfortless. Ano yung sabi ng Panginoon? Ibibigay niya yung Comforter, which is the Holy Ghost. Then ang sabi ng Panginoon, I will not leave you comfortless. Ano sabi ng Panginoon? I will come to you. Di ba? Napaka-clear, napakalinaw. At sa mga next verses pa niyan, mga kapatid, hallelujah, sabi ng Panginoon, you know it. You know the Comforter. Bakit? He is with you and He shall be in you. Kasakasama niyo siya at siya ay sa inyo. Di ba napakagandang pangako? The same Jesus na umakyat sa langit na ngako, mga kapatid, na pupuspusin tayo ng kanyang banal na Espiritu. Hallelujah. Praise God. So there is no distinction in person, mga kapatid. Hindi po yung magkakaibang person. Yan, meron pong distinction in offices, in manifestation. He is God in creation, Son in redemption, and Holy Ghost in regeneration, mga kapatid. God does everything He can. Hallelujah. Because first of all, no one can provide salvation for us except He come in flesh. And no one can change us except He come in us. Maliban pumasok siya sa atin as Holy Ghost baptizer, mga kapatid. I will not leave you comfortless, sabi ng Panginoon. I will come to you. Siya rin yung babalik, bababa, mga kapatid. So yung comfortless po dyan, yan po ay in Greek word orphanos, galing po yung salitang, dyan po galing yung salitang orphans. Alam niyo yung orphans, mga kapatid, yan po yung mga nasa bahay hampunan, or fatherless, or bereaved, yung mga naulila. Yung wala ng magulang, mga kapatid, you know, I don't know the feeling ng, alam mo na, ng mawala ng isang magulang, siguro si Sister Yoli, makaka-relate po siya dyan, mga kapatid. Pero I believe, hindi to ma-explain. Just imagining it, mga kapatid, mahirap na. Ganun po yung nangyari nung umalis ang ating Panginoong Hesukristo. They were like orphans, para silang naulila. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo aayang maging ulila. I will not leave you comfortless. Bakit? Sasa inyo ako. I will come to you. Sasamahan ko kayo. Sabi ng Panginoon, I will be with you even unto the ends of the world. Hindi talaga sila naulila, mga kapatid. In fact, finiri ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili sa human limitation. Hallelujah. Praise God. Kaya nga sabi, merong isang awit, He is a father to the fatherless, hope to the hopeless, and rest to the restless. Grabe, mga kapatid. Yung ping sabi ng comfortless dyan. And then comforter, I will send the comforter. Yung comforter po dyan, mga kapatid, yan po ay parakletos sa Greek. One called alongside to assist. Ibig sabihin, ito yung tumutulong sa atin. May mga bagay na hindi natin kaya, 'di ba? When we hear the word of God, the preaching, the teaching of the word of God, merong resistance sa ating puso, mga kapatid, merong struggle, parang mahirap, pero sa tulong ng banal na Espiritu, kaya natin, mga kapatid, yung pamumuhay na merong kabanalan, yung pagtatapat, mga kapatid, kaya natin. Hallelujah. Kung ang ating Panginoong Hesukristo hindi umakyat sa langit, mga kapatid, yung earthly work na ginagawa ng Panginoon nung siya'y nabubuhay pa. Hallelujah, praise God. Hindi po na multiply. Hallelujah. Kasi nga, limbawa, si Nanay Bien, yan, puspos ng banal na Espiritu. Hallelujah. He is a credible witness. Si Pastor Paul, yan, Sister Yoli, at si Brother Sandy, Pastor Joel Lim, yan, bawat isa sa atin, lahat tayo credible witness ng Panginoon. We have the power from on high. You see, mga kapatid, yun yung pinaka magandang bagay na nangyari when Jesus ascended, mga kapatid. Ibinuhos niya yung banal na Espiritu. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, I verily say unto you,
that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do. Diyos, mas dakilang bagay. Hindi tayo mas dakila sa Panginoon. Don't get me wrong, mga kapatid. Huwag niyo ma-misinterpret ang scripture. Greater works than this shall he do. Ibig sabihin yung earthly ministry ng Panginoon, mas matindi ang pwede nating magawa. Bakit, mga kapatid? Sapagkat meron tayong Holy Ghost, banal na Espiritu. Hallelujah, praise God. And all the glory belongs to God, belongs to Jesus. Mga kapatid, lahat ng kapurihan ay para sa Kanya. Ginagamit niya lang tayo, mga kapatid. Kaya sa Mark 16:20, sabi diyan, and they went forth, tingnan nyo, yung epekto, and preached everywhere, the Lord working with them. Gumagawa ang Panginoon, nakasama nila. Hallelujah. That is referring to the Lord Jesus Christ, and confirming the words with signs following. Sumusunod yung mga tanda galing sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sa Hebrews 4:14-16, ang sabi po diyan, seeing then that we have a great high priest, that is our Lord Jesus Christ, that is passed into heavens, umakyat siya sa langit, mga kapatid. Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Pangawakan natin ang ating pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah. For we have not an high priest, sapagkat tayo po ay nagkaroon ng isang saserdote na kung saan siya po ay nararamdaman niya yung lahat ng ating mga nararamdaman, lahat ng ating mga inagpis, lahat ng ating daing, mga kapatid. Hallelujah. Bakit naranasan niya lahat yan? When he was yet alive as man here on earth, walking around, mga kapatid, nakaramdam siya ng agony, ng pain, even struggles, nung he is about to die on the cross, nandoon yung struggle, mga kapatid, nananalangin siya, tumutuloy yung dugo, at meron siyang resistance in the flesh. Sabi niya, Lord, if it is, Father, if it is possible, let this cup pass on me. Pwede bang lumagpas sa akin itong sarong ito? Pero sabi ng Lord, paano siya nagtagupay? Nevertheless, not my will, but thy will be done. Church, Jesus Christ is our high priest. Siya ang ating intercessor, mga kapatid. Siya yung mediator. Hallelujah. Kaya sabi diyan, pwede na tayong lumapit sa Panginoon na merong, hallelujah, meron ng buong-buong loob, mga kapatid, ng tayo. Come boldly sa trono ng biyaya ng Panginoon. We can approach it into His throne of grace. Bakit? Makaka-obtain tayo ng mercy at biyaya sa panahon ng pangangailangan. Hallelujah, praise God. Napakaganda ng pangako na Panginoon, because we have a high priest. Kumbaga sa Old Testament, yung trabaho ng high priest, tanggapin yung alay ng mga tao at ito ay alay sa Diyos. Ginampanan ng ating Panginoong Jesucristo yan. Bakit? No one could do that for us, mga kapatid, except Jesus Christ Himself. Ito ang kagandahan, mga kapatid. Siya na yung high priest. Siya pa yung tabernacle, mga kapatid. Hallelujah. At the same time, siya rin yung Diyos na nagkatawang tao. Hallelujah, praise God. Ginawa lahat ng Panginoon yan for our salvation. Because He had the church in His mind. I will build my church. Mga kapatid, kaya sabi diyan sa 1 John 2:1, my little children, these things write unto you that you sin not. Huwag na tayong magkasala. Huwag na tayong mamuhay pa sa kasalanan. But the good thing is, may mga times talaga na tayo nakakagawa ng kasalanan. But I tell you, if any man sin, magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Sapagkat unti-unti pa tayo binabago ng Panginoon. We are still on the process of God changing us. Ang pagbabago sa atin, hindi po biglaan, mga kapatid. Unti-unti, binabago tayo ng Panginoon. Kaya na sabi ng awit, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, ngayon, bukas at kailanman. Hanggang nabubuhay tayo sa Panginoon, from glory to glory, binabago tayo ng Panginoon. And every time na meron tayong pagkukulang, kainan, nagagawang kasalanan, nakukumit, mga kapatid, huwag lang presumptuous sin. Alam niyo yung presumptuous sin, yung sinasadya or paulit-ulit natin ginagawa. But there are times talagang nakagawa tayo ng isang, sabi diyan, meron tayong advocate with the Father. Jesus Christ, the righteous. Kasi iyan yung ministry na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. He became our mediator. Pag sinabi pong advocate, mga kapatid, yan po ay same word as parakletos. Yan yung ginamit po dyan, advocate. Mga kapatid, parakletos din po yan. One called alongside to assist. Yung advocate po dyan equals to comforter. You see, siya rin yung Holy Ghost baptizer, mga kapatid. Sabi dyan, advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Ine-emphasis dito yung office, mga kapatid. Hallelujah. I hope nasusundan natin yung atin pong lesson. Aside from the Holy Ghost,
ang Panginoon nagbigay pa sa atin ng mga ministering spirits. Sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation. Yung mga tagapagmana ng kaligtasan, tayong mga mananampalataya, tumanggap ng kaligtasan, meron tayong mga anghel de la guardia na nagpapalibot-libot sa atin, sabi ni King David, encampeth around them, mga kapatid, na kung tayo man ay mahulog, mga kapatid, nandiyan ang anghel ng Panginoon, sasaluhin tayo, aalalayan tayo, mga kapatid. Sabi doon, nahulog, hindi magpapatihulog. Huwag tayo tatalo ng building. So, binigay ng Panginoon yan sapagkat tagapagmana tayo ng kaligtasan. Aside from the Holy Ghost, meron pa tayong mga anghel de la guardia, mga kapatid. 1 Peter 1:12, unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister. Hindi pinahayag sa mga anghel. So, yung tinuturo ni Pastor Paul sa church dito sa Padimas Point, mga kapatid, yung about doon sa privilege na binigay sa atin ng Panginoon that through our Bible study, through our preaching of the gospel, yung mga spiritual beings, yung mga angels, mga kapatid, yung mga principalities, in wickedness, in high places, natututo sila sa atin. Alam nyo bakit hindi pinahayag sa kanila yun, mga kapatid, kung hindi sa atin? At sila, nariyan to minister to us. Ingatan tayo, protektahan tayo, mga kapatid. Kaya which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost. Kaya yung mga nakapakinig ng sa ating Panginoong Jesucristo, tumanggap ng mandato, ipinangaral sa atin ang Ebanghelyo at ibinuhos sa atin ang Banal na Espiritu, buhat sa langit. At itong Banal na Espiritu na ito na tinanggap natin, dinidesire ng mga anghel, which things the angels desire to look into. Yung iba mga kapatid, they don't believe in the Holy Ghost. They don't believe anymore in Holy Ghost in filling with the evidence of speaking other tongues. There are some who says ito raw sa demonyo. No, mga kapatid, there are some who says ito raw po ay sa panahon lamang nila Peter. No. It is for you, sabi ni Peter, to your generation, to your children's children, and to as many as the Lord and to afar off and as many as the Lord our God shall call. As long as the world, the earth exists, mga kapatid, nagpapatuloy ang outpouring ng Banal na Espiritu because it will be poured out upon all flesh. Hallelujah. If you will be willing, dinidisenyo na ng hell. Kaya kung di pa natin tinatanggap yan, hallelujah, praise God, i-discern natin, nasahin natin. You know what? Ito pong talata na ito, kung titingnan nyo ang context, sabi hindi pinahayag sa kanila. Alam nyo mga kapatid, nung ang mga anghel, na yung one-third of angel na naingkayat ni Satan na mag-rebelde laban sa Diyos, nung sila po ay hinulog ng Panginoon dito sa lupa, wala pong redemption sa kanila, walang kaligtasan. Pero nung tayo nahulog sa kasalanan, ang Panginoong Jesucristo ay bumaba galing sa langit. Nagkataong tao, pinahayag sa atin ang misteryo ni Kristo, ang Ebanghelyo, ang pangangaral ng Ebanghelyo, mga kapatid. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Hallelujah. Mga kapatid, kaya sabi dyan, ang ganda na pangako ng Panginoon, muli siyang babalik. Yan, he cometh with the clouds. Every eye shall see him. Ito yung pinupuntos ko kanina. Pati yung tumusok sa tagiliran ng Panginoon. Ito tumusok sa tagiliran ng Panginoon, nabulag po yan. Pero, alam niyo, sa pagdating ng araw, makikita niya ang Panginoon bababa. Isang malaking torture yun. Yun yung tinusok ko. Siya pala ang Diyos. Siya pala ang Mesiyas. Grabing torture yan, mga kapatid. At yung mga tao mananagoy, sabi dyan, the kindreds of the earth shall wail because of him. Mananagoy, bakit? Siya pala yung totoong tunay na Diyos. Pati hindi ko siya pinaglikuran, hindi ko siya sinamba. So sabi ng Panginoon, even so, amen. Yan yung 7-8 na yan, naka-red letter yan. Ibig sabihin si Jesus nagsasalita. Sabi dyan, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending. Saith the Lord, which is and which was and which is to come. Wala nang iba. Huwag na tayong magganapan ng ibang Diyos maliban sa ating Panginoong Jesus, the Almighty. Hindi po ang Panginoong Jesus, hindi siya junior God, hindi siya mighty God lang, siya po ay almighty. Sinabing almighty, wala nang hihigit pa sa kanya. He is all-powerful, omnipotent, omnipresent. Hallelujah, praise God. Kaya nirebuke ng dalawang anghel yung mga alagad. Why is they gazing up into heaven? Bakit kaya nakatingin sa langit? Ha? Meron kayong gagawin, meron pa kayong gagampanan. Balik kayo sa Jerusalem. Sabi dyan, after noon, return unto Jerusalem. Sabi ng mga anghel, balik kayo sa Jerusalem. Bakit? Ibubuhos yung Banal Espiritu, magiging witness, saksi kayo, mangangaral kayo. And they were coming, they went up into the upper room. Doon sa upper room, ang ganda ng pangalan ng church ng Malabon, upper room tabernacle. Nandoon si Peter, si James, si John, mapa ito yung
yung inner circle ng Panginoon, at yung 12 apostles, kasama sa 12 apostles, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James, the son of Alphaeus, Simon, Silos, and Judas, the brother of James. Yan, nandiyan dyan din si Judas, na kapatid ni Santiago, mga kapatid, at half-brother ni Jesus Christ po yan, yung dalawa na yan. This all continued with one accord in prayer and supplication with the woman, including Mary, the mother of Jesus. Kaya si Mary, mga kapatid, nangangailangan din siya ng Holy Ghost, nangangailangan siya ng kaligtasan. Don't pray to Mary. Hallelujah. Si Mary din nag-pray. Natumanggap ng Banal Espiritu, Mary, the mother of Jesus, and with his brethren in the upper room. Mga kapatid, Mary needs also to be baptized, needs also to repent of her sin. Hallelujah. Kaya yung upper room then it is held. Suppose, sabi ng iba, dyan din daw po ginanap yung last supper. Notice, mga kapatid, yung composition of the day of the Pentecost. Yung composition dyan, mga kapatid. Yung 11 apostles minus Jesus. Ay, minus Judas. I'm sorry. The 11 apostles minus Judas, dahil si Judas nagbetray sa Panginoon, nagbigti. Hallelujah. At yung mga babae, mga kapatid. Hallelujah. Including yung Tres Marias, kasama na yung mother ni Jesus Christ. Hallelujah, praise God. So Luke 8, 1 to 3, nandiyan dyan po yan, yung mga babae na yan. Jesus, brethren, who didn't believe before his resurrection, pati yung mga kapatid ni Jesus na hindi naniwala sa resurrection. John 7, 5. Nangaral ang ating Panginoong Jesus about resurrection. Sabi niya, for neither did his brethren believe in him. Hindi naniwala sa ating Panginoong Jesus Kristo. Now, mga kapatid, if religion honors Peter or Mary above other disciples, kung ang isang religion ino-honor si Peter or si Mary, nangigit kasi sa ibang disipulo, mga kapatid. But please take note, sa scripture, hindi po ito ginawa. Hindi si Peter, he is not greater than Matthew. Si Mary, he is not greater than Peter. Only God is the greatest. In fact, may instance pa na gusto nila mag, kung sino mas dakila, sabi nung nanay ni James, sabi niya, pwede ba Lord? Tsaka ni si John, sabi ganun na Panginoon, sabi ng anak nanay ni James at ni John, pwede ba Lord yung anak ko sa kaliwa mo at sa kanan mo pagdating ng araw sa langit? Sabi ng Panginoon, he that is least is the greatest in the kingdom. Except he be converted as a little child, he shall not enter into the kingdom of God. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo nagpapagalingan, nagmamapurihan. It happens to be si Peter yung pinagkatiwala ng Panginoon ng susi ng karan. Pero nasa likuran niya yung mga alagad nung nangaral po siya. Mga kapatid, ibig sabihin, kung meron tayong pupurihin, sasambahin, ang deserving lamang walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. We don't worship Peter. We don't worship Mary. Yung totoong Peter sa Bible, hindi nagpasamba kay Cornelius. Nung niluran siya ni Cornelius, sabi ni Peter, ito, tumayo ka, ipapahamak mo pa ako. So, the true Peter, hindi siya tatanggap ng pagsamba. Maging true Mary, hindi siya tatanggap ng pagsamba. Sabi nila, hindi naman namin sinasamba yung mga yan. Bakit nag-alay tayo na dasal sa kanila? Bakit binibigyan natin sila ng mga sampagita? Paglilingkod dyan, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon yan. Basahin niyo ang Book of Deuteronomy, pati yung Book of Exodus, the Ten Commandments. So, yung mga kapatid ni Jesus Christ, si Mary, si Peter, lahat sila nag-repent, nag-seek ng banal na Espiritu, mga kapatid. At tinanggap nilang lahat yung banal na Espiritu with the evidence of speaking other tongues. If they receive it, mga kapatid, as part of salvation, as edification, para maging credible witness ng Panginoon to receive power, we also need the gift of the Holy Ghost. Hallelujah. Kinakailangan natin. Kaya after natanggap ni Peter yung Holy Ghost, naging bold enough si Peter to preach the gospel. So there's something about gathering. How good, how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It happens in Acts chapter 2. It is like a precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard that went down unto the skirts, mula uluan hanggang pababa, doon sa laylayan ng kanyang damit. Yung ointment sa Bible, yung oil, it always refers to anointing. Yung anointing it sa New Testament, that is the Holy Ghost. Hindi na po yan yung literal na langis. Minsan gumagamit tayo ng mga langis as symbol. Pero ang anointing talaga nanggagaling na sa Holy Ghost. Wala na doon sa literal na langis. Mga kapatid. Hallelujah. Ganun yung blessing bumababa in gathering. Kagaya din sa Day of Pentecost. Sabi dyan, Lord commanded blessing, even life forevermore, yung Holy Ghost. At natin doon nanggagaling yung pagpapala. They were in one accord in one place. Yung one accord po dyan, it occurs six times in Book of Acts. Yung one accord dyan, ang ibig sabihin sa Greek word, homotimadon. Mabe, homo means
Pag sinabing homo, yan po ay referring to man. Tima doon, yan po ay unity. So, yan po ay compound word. Ibig sabihin literally, one passion. They were in one, meron silang one mind, mga kapay, one objective. They were in one accord. Hallelujah, praise God. Six times na nag-occur dyan. At most of the time, ginagamit po yan, one accord in prayer. In the day of Pentecost, hindi lang po yung nag-antay sila na walang ginagawa. They were praying. Kaya prayer in the book of Acts, everywhere. Hallelujah, yung mga mananampalataya. Every time na sila gagawa ng desisyon, they pray. Hallelujah, sa Acts 1, 15 to 26. You can take it down notes. Mga kapatid, kung nangangailangan sila ng courage as witness ng ating Panginoong Jesucristo, Acts 4, 23 to 31, they prayed. Hallelujah. Maging sa kanilang daily ministry, Acts 2, 42 to 47, they prayed. Praise God. At maging si Stephen na martyr, bago siya patayin sa pamamagitan ng bato, he prayed hanggang sa kanyang kamatayan na nalangin. Acts 7, 55 to 56. Si Peter and John, always they pray, mga kapatid, to the temple in Acts chapter 3. At sa Samaritans, nag-pray sila sa Acts chapter 8, verse 14 to 17. Si Saul of Tarsus, pinanalangin, mga kapatid, to receive his sight ni Ananias sa Acts 9, 11. Si Peter na nalangin, mga kapatid, nung binuhay niya si Dorcas, mga kapatid, galing sa mga patay sa Acts 9, 36 to 43. Si Cornelius, Acts 10 to 1 to 4, during the hour of his prayer, nangusap ang Panginoon sa kanya para tawagin si Pedro, magtuturo sa kanya ng kaligtasan. Si yung mga mananampalataya sa tahanan ni John Mark, mga kapatid, ito po yung sumulat ng Book of Mark sa Acts chapter 9, 10 to 9, merong prayer, hallelujah. Sa 12, 1 to 11, mga kapatid, sa church in Antioch, merong prayer. Si Barnabas and Paul, Acts 13, 1 to 3, merong prayer. Before they ordained the elders in Acts 14, 23, merong prayer, mga kapatid. At merong prayer meeting si Philip doon sa Philippi, sa bahay ni Lydia. Nagkaroon din po ng prayer. Everywhere in the book of Acts, there is prayer. That is my point. There's no such thing as Christian who does not pray, mga kapatid. Hallelujah, praise God. So, kaya the Acts 1, 15 to 26, mga kapatid, in those days, Peter stood up in the midst of the disciples. Tingnan nyo, mga kapatid. Hallelujah. This is the beginning bago ibuhos yung banal na espiritu. Sabing ganun, tayo ay kulang. We should be 12. 12 apostles. Lahat ng tao dyan, 120, mga kapatid, kasama yung mga babae. Yan. At si Judas ay nagudas. Pakamatay po siya after, mga kapatid. At sabi dyan ng Bible, sabi nila Peter, kinakailangan meron pumalit kay Judas. So, nagkaroon sila ng botohan, mga kapatid. Yung botohan po nila dyan, di kagaya ng botohan natin sa inyo na may, natin ngayon sa government na may halong politika. Yung term na ginamit po dyan, actually, mga kapatid, appointment. Hallelujah. Kinakailangan mag-appoint sila ng isa. Ngayon, meron dalawang napili, si Joseph na tinatawag na Barsabas at si Justus na mayroong pamagat na Matias, mga kapatid. Ang sabi nito, nanalangin sila. Yung important ng prayer, ito sinasabi ko sa inyo kanina. And they prayed every time they make a decision. Binibigay nila, pinapaubaya nila sa Panginoon. Sa lahat ng ating gagawin, mga kapatid, ipaubaya natin sa Panginoon. We should pray earnestly. What is the right thing to do? Kaya yung pagpili nila dyan, mga kapatid, it is more on casting on lots. At yung lots na yun, nabagsak kay Matias. Parang ganito po yan. Bawat isang alagad, binigyan ng dalawang stick, yung pangalan ni Matias at yung pangalan ni Justus nando doon, mga kapatid. Yan. Si Justus, pero meron siya pamagat na Jesus. So, binunot yon, pinili. At majority, lumabas yung pangalan ni Matias. Sabi dyan, mga kapatid. At siya yung pumalik sa ministry ni Judas. Kaya yung 12 throne, yung 12 elders, at yung 12 thrones pa doon sa langit na meron 24 elders, sabi nila yun yung 12 tribes at 12 apostles. Hindi po empty yung upuan doon. Napalitan po si Judas. Kaya ang sabi ko, hindi tayo pwede magmalaki sa Panginoon. Kapag ka nagmalaki tayo sa Panginoon, pag tayo nawala, anytime pwede tayong palitan ng Lord. Hallelujah. Laging merong ipapalit ng Panginoon. So, na-numbered si Matias kasama ng 12 apostol, mga kapatid. At lahat po yan in fulfillment of
prophecy, pati yung nangyari kay Judas. Pero hindi po inaalisan po ng, hindi po inaalisan si Judas ng free will. Hallelujah, praise God. It happens to be na nangyayari talaga yun, nasa foreknowledge ng Panginoon yun. Pero may free will si Judas. Even si Peter may free will, di ba? Tingnan nyo, gusto ko lang itong i-expound ng konti. Same thing nangyari kay Judas at kay Peter. Si Judas mayroong prophecy about the Old Testament kung anong mangyayari na isa sa mga alagad bibitray ang Panginoon at it happens to be mga kapatid si Judas yon. Si Peter din sabi ng Lord, ibibitray mo ako tatlong beses pagkakalulu mo ako. Ano sabi ni Peter? Lord, over my dead body, hindi mangyayari yan. Ano sabi ni Jesus? Get thee behind me, Satan. Sabihin mga kapatid ng Satan that time, adversary, kaaway. So, it happens. Nangyari, kahit na kahit sa kagustuhan ni Peter, hindi ko pagkakalulu ang Panginoon. Pero nangyari thrice. Mas malala yung ginawa ni Peter. Tatlong beses niya pinagkalulu ang ating Panginoon. But the difference between Judas and Peter, mga kapatid, yung kanilang ginawang repentance. Si Judas, more on remorse. God, so worldly sorrow. Sabi ng 1 Corinthians 7:13, it leadeth to death. Pero yung godly sorrow, which is yung kay Peter, yung merong decision na maglingkod sa Panginoon, magbago. Yun yung ginawa ni Peter. Yun yung difference, mga kapatid. Di po ba? Ibig sabihin talagang, kaya nilang, pwede nilang resist, pero hindi nila na-resist. But church, I would like to tell, ang point dito, mga kapatid, ay everything na nangyari, it is according to their free will. Kaya, mga kapatid, lagi natin pasubmit yung ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Kaya this time, they choose the right person. Sino ba, Lord, ang gusto mong ilagay? Si Joseph ba, na anak ni Barsabas? O si Justus? O, si, o na meron pamagat na Matias? They prayed. Hallelujah. Hindi po sila nagbutuan lang sa gusto nila. Lord, sino gusto mo? Have your way. It happens to be Matias, mga kapatid. So that's how it works. Hallelujah. Praise God. Sapagkat, yan, ito yung napakalagang bagay, mga kapatid, na kinakailangan maging saksi sila ng Panginoon. Sila yung naka-witness sa ating Panginoong Jesucristo about sa pagkabuhay ng maguli. Kasi ang Ebanghelyo, it composed of death, yan, Christ died for our sins, burial, na ilibing ating Panginoong Jesucristo, on the third day, He rose, yan, nabuhay ng maguli. Yan ang kumukumpleto sa gospel. Mga kapatid, yan yung pinaka-importante sa lahat, yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus. Bakit? Kung walang pagkabuhay na maguli, dyan sa 1 Corinthians, binigyan ng emphasis, wala tayong kaligtasan. Nasa pagkakasala pa tayo. Yung pananampalataya, paglilingkod natin sa Panginoon, it is still in vain. But the good thing, Jesus Christ resurrected from the dead. At nakita siya, yan, ni Cephas, nila Peter, tatlong lubid na lawa, mga kapatid. At nung 500 katao at once, nakita mga kapatid nila ang ating Panginoong Jesucristo, whom the greater part remain unto this present, but some are falling asleep. Yung ilan, buhay pa sa time na yan, sabi ni Pablo, at yung ilan, nangamatay na. After that, yan, nakita siya ni James, ng mga apostles, at nakita siya ni Pablo. Pinagpakita ang Panginoon sa kanya in Damascus. Hallelujah. As one born out of due time. Hindi siya hindi niya nabutan ng Panginoon nung kasakasama ng mga 12 alagad. But I believe you heard about the Lord Jesus Christ. Pero at first, siya po ay antagonist. Hallelujah. Siya po ay anti-Jesus. Lahat ng Christian pinapapatay niya. But the Lord showed himself to Paul. And when he saw the Lord Jesus Christ, he was blinded by the Lord ng lahat ng bagay sa mundo ito. At nakita niya kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid. Kaya itong mga tao na ito, they were credible witness. Now, here's the thing. 500 na pinagpakitaan ng Panginoon. 500 ka tao. Pero kung titignan nyo doon sa binasa natin kanina, there were only 120 people. What happens? Mga kapatid, what happened sa 380? They thought there are more important things to do than to wait on the promise of the Lord. Church, there's nothing more important than to be in the presence of God, than to be in the fellowship. Kasi nando doon yung blessing. Di ba sabi doon sa Psalms 133? How good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. There's the ointment. God commanded blessing. Kaya church, yung 380, they thought there are more important things to do.
Just there's nothing worth more than the Lord Jesus Christ. Walang mas mahalaga kaysa sa ating Panginoong Heso Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, linaw po dyan sa Acts 1:15 na 500 katao pero 120 na lang. Kapatid, the number together, 120. Where are the 380? Di ba sa krusada, marami tayong invite, more than hundreds, pero dadalo 10. Where are the others? They thought there are more important things to do. Kala nila walang papakinabangin sa gawa. But I would like to tell you, mga kapatid, Jesus is everything. Hallelujah, praise God. Over 500 saw Jesus alive after His resurrection. But 120 person only remain. Kaya yung iba, maybe if I can see only Jesus, maglilingkod ako. That's not true. These 380 people saw Jesus afresh nung pagkabuhay galing sa mga patay. Pero hindi na natili. Church, it is a conditioning. It is a matter of the heart. Church, the church, the completement of being part of the church, it is in the Holy Ghost baptism, mga kapatid. Hallelujah. Sa end time, sa panahon natin ngayon, maraming tao, mga kapatid, na pinagpapaliban ang gawain. Pinagpapaliban. Hayaw maniwala sa pagpupuspos ng Banal Espiritu. They could not wait. Hallelujah on the Lord. But church, I would like to tell you, hallelujah, praise God. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall what? They shall rise up with wings of an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Hallelujah. Laging i-renew ng Panginoon ating strength. Yan, si Thomas, pinagpakitaan ng Panginoon, nanampalataya. Pero ang sabi ng Bible, mapalad yung hindi nakakita. Pero nanampalataya sa Panginoon. Mas mapalad tayo sa mga alagad. Sa 120, sa 500 katao. Kung nanampalataya tayo kahit di tayo nakita ang Panginoon afresh. Si Pablo, mga kapatid, nakita niya pa ang Panginoon. Nakita niya pa ang Panginoon sa Damascus. Pero church, we can only see Jesus if we will believe. Ang principle is believe and you will see, mga kapatid. Hallelujah. So, hanggang dyan lamang yung atin pong part 2 ng atin pong study. Next week, itutuloy po natin to. Hallelujah. And hopefully, masubaybayan natin yung series. Maganda po itong series ito about the book of Acts, mga kapatid. I will build my church. So, salamat sa Panginoon sa inyong time. Let us pray. Let us close this in the word of prayer. Lord Jesus, salamat sapagkat pinagpakitaan mo kami ng awa, ng biyaya. Out of millions na tao sa mundong ito, isa kami sa tinawag mo, niligtas mo, Panginoon. Binilang mo sa iyong iglesia. It is a privilege and honor na maglingkod po sa iyo, Panginoon. I pray na i-preserve mo ang bawat isa. Lord Jesus, we don't mind waiting, Lord O God. We don't mind waiting on you, Lord O God. Because while we are waiting, Lord Jesus, i-renew mo ang aming strength. Lord O God, bibigyan mo kami ng rest, ng kapahingan. Lord O God, I pray na patuloy mo i-preserve ang iyong mga anak. Even in this time of pandemic, na ang kaaway, pilit na inahadlangan ang gathering, ang pagtitipon, Panginoon O God. Lord, ganun pa man, hindi kami mapipigilan itong paglago namin as a church, as an individual. We will be more hungry for your word. We will be more thirsty for your presence. Just like what they did in the book of Acts, we will continue in fellowship, in prayer, in breaking of bread, Lord O God. Lord, I pray, samahan mo kami sa lahat ng aming ginagawa. Pangunahan mo kami. Kumilos ka sa aming mga buhay. I-bless mo ang Malabon Church sa pangunguna ni Pastor Paul Esterioli, Lord O God, ang kanilang pamilya. I-bless mo ang Malabon Church, ang Malabon Saints, Panginoon, bawat family, Panginoon, i-preserve mo. Ingatan mo ang aming mga loved ones, Lord, family, relatives, kaibigan, Lord O God, narito sa group page. Mangusap ka sa kanila. Use this Bible study, Lord O God, para magpahayag ka sa kanilang buhay. Lord, we thank you for this online Bible study. We give you praise, we give you glory. As we dismiss this Bible study, Lord O God, iniiwan namin ang pagpapala sa bawat isa. We thank you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Praise God, mga kapatid. Thank you for your time sa pagkikinig ng Word of God. Hallelujah. Pwede po natin i-replay ito pong napag-aralan natin. At yung kundi nyo napanood yung part 1, i-scan nyo na lang, mga kapatid, dito sa ating group page para mapanood po natin. So, God bless us all. Praise God. Nandiyan dyan pala si Brother Mario Yap from FCJC Tarlac. Good evening po. Hallelujah. Praise God. So, again, tapos na po ang ating Bible study. Salamat sa Panginoon at ingatan tayo lahat ng Panginoon. Praise God. God bless us all. I will be
Signing off. Thank you kay Pastor Paul again for this privilege.